Jen De La Cruz, our President Duterte is still working until now. Sana po malaman ng taong bayan yan. And if 11 PM na, inaabangan namin show mo. Doon napapangiti namin siya. Grabe! Okay. Eto. Sandali ho. Teka mo na. Nag-ano ako. Nagbablash ako. Nagmumukha akong mudya ako. Okay. Okay. Alam niyo po, mga kababayan, sabi ko nga ho, since day one, ang paniwala ko sa liderato ng ating Pangulo ay nando doon. Ayan. Sabi ko nga, ilang tao lang ho yung hinahangaan ko. Alam niyo ho, hindi po ako humahanga kay Senator Revilla noon. Pero ngayon, in times of pandemic, lumabas siya. Hindi lang ho si Senator Revilla hinangaan ko, pati yung buong pamilya niya. Ngayon po, gusto ko pong malaman niyo na hanggang ngayon pa, nagtatrabaho pa ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ho ngumingiti. Biruin niyo po yung edad ng ating Pangulo. Lolo na ho yun eh. Pero hanggang ngayon, gising pa para paglingkuran ng mamamayan. Yun ho agad ay naintindihan ko na. At the very beginning of this pandemic, naisip ko na ho agad yun. Na talagang ang Pangulo ng Pilipinas ay nagtatrabaho pa. Nawala. Asa na? Na ang Pangulo ng Pilipinas ay nagtatrabaho pa. Kaya naman no, mga kababayan. Possible daw. Ha? Possible daw, sabi ng taga... Our President Duterte is still working until now. Sana po malaman ng taong bayan yan. And if 11 PM na, inaabangan namin show mo, doon napapangiti namin siya. Pangulong Duterte, katulad po nung binitawan kong salita nung simula pa lang, ang pag-support, kaya nga ako napalaban eh. Tignan nyo, kaya ako napaaway. Inidolo ko yung Pangulo eh. Yung kinalampag ko yung Green Neto. Nagalit sa akin lahat. Ayan po mga kababayan. Ha? Ang presidente po hanggang ngayon nagtatrabaho pa. Kumbaga napapangiti na lang daw ang Pangulo pag nakikita ko. Hindi, nagmumukha akong mudya ko pag narinig ko si Pangulong Duterte. Anyway, mahal na Pangulo, ako po, sampu ng aking sambahayan ay yung suporta po namin at paniniwala sa inyo. Kaya naman po, on the very first day na dineklara nyo yung lockdown, talaga pong ginawa ko yung aking makakaya. Talaga pong lumabas na ako, ipinangalandakan ko na, nangalampag na ako sapagkat napakahirap po ng ginagawa natin laban. What we are facing today is evil. What we are fighting is the most hardest battle in the history of mankind. I do understand that this battle is battle against unseen enemy. Katulad po ulit, nung uulitin ko na sinabi ni Mahatma Gandhi, the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Mahal na Pangulo, marami pa pong good men na nasa sa labas. Ayan po, nagigisingan na lahat sila. Nagkakaisa na po. Huwag na po kayong ma-stress. Kami po ay susuporta. Ako, papangalanan ko na ho. Ako po, at yung aking kaibigan na si Bernard Chong, susuporta po kami hanggat kaya namin. Talaga pong willing na kaming maubusan. Alam niyo po, mahal na Pangulo, masyado na hong malaki, masyado na masakit, property ko na ho. Pero sabi ko nga po, katulad ng sinabi ko, mahal na Presidente, tutulong kami. Hindi po sa salita, talagang ipakakagat na po namin yung leeg namin. Dahil kami po'y naniniwala sa liderato nyo na may susurvive natin to. O tignan nyo, ano na ngayon? Matatapos na yung third, di ba? Almost 45 days na tayong quarantine, di ba? O, matatapos na. O, i-extend pa ng May 15. Kayang-kaya natin yan. Nakita nyo, walang crime. Zero crime. Bakit po? Naniniwala po kami sa inyo, mahal na Pangulo. Sapagkat kung hindi kami naniniwala sa inyo, kami na yung unang magwewelga. Pero bakit hindi po? Kasi po, naniniwala po kami sa inyong liderato. Naniniwala kami sa kagalingan nyo. Kaya andito po kami. Kami po ng lahat ng kaibigan ko, magsasama-sama kami. Tutulong po kami lahat. Talaga pong taya-pato po kami rito.
Kahit ano mangyari, taya pa to. Hindi po kami naghahangad ng kahit anong kapalit. Ngayon, matapos lang po itong epidemic, kami po'y magsisimula uling maghanap buhay. Kaya ho namin kumita sa mabuting paraan dahil alam po namin na binigyan kami ng Panginoon ng malakas na pangangatawan at tamang kaisipan. Mga kababayan, sana alayan natin ang dalangin ng ating mahal na Pangulo na sana malampasan niya itong kahirapan na to. Yun po, ang tanging maibibigay ko po sa ating mahal na Pangulo ay ang panalangin ko na sana ay magkaroon pa siya ng malakas na katawan at malakas na pangangatawan at magandang kalusugan para mapaglingkuran pa niya ang ating mamamayan. Kailangan ko kayo ng bansang Pilipinas. Kapag may narinig ho kung kukudak-kudak dyan, kahit sino, kay senator yan, kay sino man, pag narinig kong kumuda at binerify ko na walang ginawa, ako ho unang susungalgal sa kanila. Wala silang karapatang magsalita sa akin ng pangit. Bakit? Pribadong mamamayan ako. Pero ito'y binubuhos ko buhay ko. Kaya ho, pag may narinig ako, senator, na ko kontra sa inyo, makikipagmurahan ho kami lahat. 10 ng aming mga subscriber, 10 ng aming sambahayan, makikipagmurahan sa kanila. Bakit? May karapatan na ho kaming magmura. Bakit? Ito ho, Pangulo, ibinibigay na namin yung buhay namin sa taong bayan para lang magkaroon ng kaganapan ng katahimikan ng ating lipunan. Tulong namin sa mamamayan, tulong natin sa Republika. Tapos sila nakaupo, tapos ang gagawin nila, kukudak-kudak lang. Ay, wag lang ho ako makarinig ng kahit sinong politiko na kukudaan kayo o sinong artista na dadakbakan kayo. Bakit ho? Ako ho una, mumurahin ko sila ng harap-harapan. Sasabihin ko sa kanila, putragis ka, wala ka nang ginawa, kukudaan mo pa yung gobyerno. Sino ka ba naman, Eka? Ako si Francis Marcos. Ako lang naman yung superhero ngayong COVID. Pero ako walang karapatang magmura. Kasi ama natin yan ama ng bayan yan . Alam niyo po, lahat kami rito. Wala ho kaming ginawa. Nag-aabang lang ho kami ng artista o ng kahit sinong tao o yung malalaking tao na magmumura siya, na nakukuda sa gobyerno. Pag nakakita kami, nako, iwawagam talaga namin. Ihihiyain namin. Bakit po? Kami rito na nagpapakapagal. Kami rito na nagpapakahirap. Buwis buhay. Buwis buhay na ho kami. Pero hindi minsan, hindi ho kami naglabas ng kahit anong argumento sa gobyerno. Bakit? Sapagkat naiintindihan ho namin na ang gobyerno, ginagawa niya ang kanyang magagawa para sa kanyang mamamayan. Kaya imbis po, kami ay sumusuporta. Bagkus, sinusuporta po namin lahat ng aming makakayanan para malampasan natin itong pinagdadaanan nating epidemya. Napakarami pong sumagot ng challenge ko. Lahat sila, mga dugumbayani. Dugumbayani na naniniwala sa liderato nyo. Mabuhay po ang presidente ng Pilipinas. Mabuhay po kayo lahat. Ano to? Wow! I am a soldier. I fight where I am. Told and I win where I fight. Ito na yung sinasabi ko. Magandang gabi po. Nasaan family? Coronel Gringo, nasaan? Ito challenge ko sa'yo. Babalik ka. Ayan. Babalik ka. Teka muna. Eto. Senator Honasan. Eto po number ng aking secretary. Magpadala kayo ng message sa kanya. Please. Eto po. 0966. Alam ko magaling itong si Senator. Talaga makukuha niyo to. Senator. 0966-990-5219. Ulitin ko. 0966-990-5219. Yan po yung number niya. Mabuhay po, Honasan family. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ito yung isa sa mga, alam mo, ano to eh, talagang idol talaga to. Ito yung mga idol ko talaga. Hindi, alam niyo po, hindi ko man kayo hinangaan bilang legislatibo, pero hinangaan ko po ang pagkatao nyo. Yung pong dugong nananalaytay sa inyo. Yung pong pagiging gringo, Honasan. Yun ho yung hinangaan ko. Na kahit anong mangyari, ang tingin ko talaga dyan ay gringo, Honasan. Alam nyo, without you guys, I am not here. Kasi kayo ho yung nakipaglaban para sa kapayapaan naming tinatamasa ang yan. Isa po kayo. Maraming salamat po, Coronel Honasan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Asa na si Senator Gringo ulit? Honasan, I am a soldier. I fight where I am. I fight where I am told. And I win where I fight.
alam mo yung ano, yung message nito, simplihan eh, na nakakapangilabot eh. Maraming salamat po. Magandang gabi at mabuhay po kayo lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.